Hey! Ciao vlog, ciao mga kabrabo. Yan, buongiorno tutti. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre itong vlog na magaganap ay special po itong araw na to. Special po itong vlog na to. Kaya samahan nyo ako, punta muna tayo doon. So, ngayong araw na to, nandito tayo sa Duomo kung saan na dito tayo magbablog. At dinededicate ko yung vlog na to sa mga nakilala ko sa Ome-tv. Yan, marami po akong mga Pilipino na nakausap dyan. At yun, sinuportahan nila ako. At syempre, nagpakilala ko sa kanila na kung pwede ba nila akong suportahan, isubscribe sa YouTube channel ko. At salamat sa Jamun. At binigyan nila ako ng oras para makasama sila at makagawa ng ganung vlog. So, yun, supportahan po natin ang Jamun dahil porsigido po silang banda at nagko-compose po sila ng kanta. Kaya, yun, hanapin nyo lang po sa YouTube yung Jamun. Subscribe nyo po sila at i-follow nyo po sila dun sa page nila sa Facebook. Bago ko makalimutan, marami akong nakausap na mga Pilipino sa Ome-tv na karamihan doon ay mga bata na tinatanong nila kung dito ba daw yung simbahan na maraming kalapate. So alam naman natin na sa ating mga Pilipino at tayong mga Pilipino ay pag-usaping kalapate, ito isang talagang alaga natin, no? Isa sa mga klase ng ibon na inaalagaan natin. So yun, at nag-request siya, kinausap niya ako na yung ilan sa kanila, no, hindi naman marami pero yung ilan sa kanila, yan, mga lumilipad. So yun, kinausap nila ako, karamihan sa mga nakausap ko sa Ome-tv kung pwede ba daw na ipakita ko kung gaano karami yung mga kalapate dito sa may simbahan. So yan, yan yung mga kalapate, no. Pero nagdala ako ng ipamumukbang sa kanila para makuha yung attraction nila at makita nyo kung gaano karami sila. Gusto ko kasi makita nyo mga kabrabo tsaka yung mga nag-request na gusto na niyang makita kung gaano karami yung kalapati dito. So, yun, nagdala ako ng patuka. Nagdala ako ng para ipakain sa kanila para makuha natin yung attraction nila. So, yun, mga kabrabo. Ito na. Ayan, ito na sila. Ayan na. Tingnan natin kung gaano karami. Sana wag akong hulihin ng karabinyere, no? Parang alam ko, bawal magpatuka ng kalapati dito, yun. Ayan, no? So shout out lahat sa mga kalapatids. Ayan, yan, no? Nakita nyo naman kung gaano karami sila. Ayan, no? Ayan, sige, ayan, yan, no? O yan, sa mga kalapatids natin, tingnan nyo kung gaano karami. Ayan, nakita nyo na kung gaano karami yung mga kalapati dito. Mukbang sila ngayon. Binigyan ko sila ng magandang mukbang. So isang plastic pa lang yung pinapakain ko, 2 kilo yung binili ko. O dun sa nakausap ko sa Ome-tv. Yan, nakita mo na kung nakita nyo na kung gaano karami yung kalapati dito sa harap ng simbahan. Siguro halos lahat nandito sila kumakain. Ayan. Kasi doon wala, halos wala na. Wala mga kalapate, no? Yan, wala. Yan, nandito silang lahat. Yan. Nakapagpakain na tayo, nagpamukbang na tayo sa mga kalapatids natin. Sabay-sabay po tayong pumasok sa loob ng simbahan ng Duomo. So yan, bibili muna tayo ng ticket para makapasok tayo sa loob ng katedrale. Okay. Va bene, grazie. Kung makikita nyo, nabili ko yung ticket ng 15 euro. So 10 euro para doon mamaya pag-akyat natin sa taas. Di pa ako nakakarating dyan. Alam nyo, mga kabravo, almost 12 years na ako dito pero hindi pa ako nakakarating dun sa taas. Kaya sabi ko nga sa inyo, special tong vlog na to. Pwede na daw umakyat dun sa taas.
Tapos yung oras ng pagpasok sa simbahan mamaya pang 12:30, kaya akyat muna ako siguro sa taas. Siguro unahin ko ano muna, maghintay-hintay muna ako dito sa labas or bumili muna ako ng kung anong mainom dahil marami namang mga bar dito sa tabi ng katedrale. So yan, kung tsaka kung magugutom din kayo, yan, marami ditong restaurant na pwedeng makainan, masasarap na makainan, magagandang restaurant. At malapit din dito ang Jollibee. So siguro mga 5 minutes lang or 3 minutes walk lang dito. So wala siyang daan ngayon dahil magkakaroon ng konserto, ng concert. Yan, magkakaroon siguro ng concert dito, yan. So natakloban yung daan papuntang Jollibee. Maghihintay-hintay lang muna ako ng konting oras para sabay-sabay tayo pumasok sa simbahan. So mga ka Ome-tv ko, mga ka Bravo ko diyan, maya-maya pakikita ko sa inyo kung gaano kaganda yung loob ng Duomo Katedrale. So maraming salamat. Mamaya na lang. Kaya samahan niyo ako mga kabrabo. Ito, pasok na tayo. Yun, nakarating na tayo dito sa pinakataas. Medyo hiningal ako mga kabrabo. Saglit lang ah. Pero napakaganda. Nakikita nyo po, yan po ang La Madonnina, kung tawagin po ng mga Milanese dito sa Milan. So marami nagsasabi na yan ay purong ginto. Yung pakiramdam ko ngayon medyo nahihilo ko, no, dahil syempre medyo may kataasan din dito sa rooftop. Pero nandito tayo sa taas at hindi ako sanay sa mga matataas na lugar, mga matataas na pwesto, kasi nakaramdam ako ng pagkahilo. Pababa na tayo. Yan po mga kabrabo, inabot na ng hilo. Yan na po. Talaga naman pong napakataas at talagang inabot na ng hilo si ate, oh. Yan. So yan mga kabrabo, sabi sa akin pagbaba natin dito sa hagdan, diretso simbahan na yung sa loob na ng simbahan yung labas natin. So tara, samahan niyo ako at tingnan natin ang loob ng simbahan ng Duomo Katedrale. So, yun. Base sa pagkakaalam ko, sinimulan siyang itayo ng 1386 at natapos siya ng 1932. So mahigit 500 taon bago matapos itong katedral na to. At nakita niyo naman kung gaano kaganda. Kung may nakita ko yung parting pababa,
So tinanong ko kung pwede akong bumaba doon para makita yung kung ano bang nandun sa baba, at sabi niya archaeology noon, hindi ko masyado naintindihan pero valid yung ticket natin, so tara samahan niyo ko. Okay, bababa ulit tayo. Siguro naman nakita na natin yung loob, yung taas, pati na rin yung pinaka-underground nito. Ngayon, diretso tayo sa museum. Katabi lang naman yung museo, no? Yan yung simbahan. Paglabas nyo, ito, nandito na yung museum. Dito na tayo sa loob ng museum. Pakita ko rin syempre sa inyo. So, ayan mga kabarabo, at nakalabas na tayo sa museum. Siyempre, nagpapasalamat ako. Ito na, siguro oras na din para tapusin ko tong vlog, end ko yung video. Una sa lahat, bago ko makalimutan, gusto kong magpasalamat sa mga nanonood ito, itong nanonood nitong vlog ko. At saka siyempre, maraming salamat din sa mga Pilipino kababayan ko na sumuporta sa akin. Yan, yung mga nakausap ko sa Ome-tv. Dedicate ko sa kanila to, itong vlog na to. Maraming salamat sa inyo. Sana patuloy niyo akong suportahan. Patuloy kayong manood at magabang ng mga i-upload ko sa channel ko, dahil marami pa tayong ipopost doon na mga ganitong klaseng tema ng vlog, at maraming mga magagandang lugar o magagandang tanawin na pwede nating ipakita doon sa vlog sa Wiz Bravo. Sana patuloy kayong sumuporta, patuloy kayong mag-abang ng upload ko, dahil marami pa kayong mapapanood, marami pa kayong makikilala ng mga kababayan nating Pilipino dito sa Wiz Bravo. Kaya maraming salamat. Grazie.